Hello mga ka-architects! Once again, this is Architect Richard Noel of Architects Design Solution. Sa araw na ito, pag-uusapan naman natin ngayon ang tamang paggawa ng video animations gamit ang Lumion. So, umpisahan na natin! Okay, welcome back mga ka-architects. Usually, ang ginagawa ko, pag nagre-render ako ng animations or video animations, kung ano yung settings ko sa photo mode, ito, photo mode, ito lahat, ito yung mga preset or mga settings ko sa pagre-render ng image. So, ang ginagawa ko lang nito, bago ako mag-video animations or gagawa ng video animations, is to save all the settings. Okay? So, isi-save natin yung settings niya para ito yung gagamitin natin pag gumawa na tayo ng video animation. So, ipagpalagay natin, file name is 1. Save. So, punta tayo sa movie mode. Dito sa movie mode, meron na akong mga ginawang mga clip or clips. Ito. So and so forth. So, bigyan ko kayo ng example kung ano yung ginagawa ko usually pag gumagawa ako ng mga video clips sa Lumion. Say for example, ito mga ka-arki. Itong scene na ito. Sa clip number 10, kunwari gagawa tayo ng isang settings. So, wala pa yan. Atras ko konti. Clip. Zoom konti yung photo or focal length. Then, zoom konti. Yung tatlong clip na ginawa natin for this video animations is umabot siya ng 8 seconds. Okay? Para sa akin, yung 8 seconds is medyo mahaba na yan. So, ang ginagawa ko, nire-reduce ko yung clip length niya. Usually, ginagawa ko into 4 seconds. Ano ba yung purpose nito? Bakit ginawa ko siyang 4 seconds lang? Kasi, in video editing or in video animations, no need for you to present a video clip na masyadong matagal. And at the same time, kung matagal yung isang clip ng video mo, mas lalong tatagal yung render output mo or render time. So, ang ginagawa ko, nire-reduce ko siya from 8 seconds to 4 seconds. Kasi usually, mayroon akong technique dyan or bakit ko ginagawang 4 seconds in every clip. Kasi minimatch ko yan siya pagdating kung nilalapatan ko siya ng tinatawag na music background. And at the same time, at least, yung mga viewers sa video animations mo is hindi naboboring. Kasi nga, ang tagal matapos ng isang clip. Okay? So, gagawin natin, i-check natin ito para at least yung transition niya eh hindi mag-move or yung Lumion is i-fix niya na yung camera mo is hindi gagalaw ng ganun basta-basta pag chine-check mo itong dalawa, yung ease outer outliner and ease inliner. So, from 8 seconds ginawa ko siyang 4 seconds lang. So, try nating ipi-play yung clip na ito without the settings na ginawa natin. O, diba? Kung mapapansin mo, smooth yung transitions niya from first clip, second clip, third clip. Ano siya? Kumbaga, maganda yung transitions niya, especially yung paggamit mo sa camera. And take note mga guys, pag gumagamit kayo or mag-uumpisa na kayo maggawa ng video animations, make sure na yung camera ninyo towards the object na pinapakita ninyo is hindi masyadong malayo at hindi masyadong malapit. You have to balance the focal length or the distance of the camera towards the object na pinapakita ninyo. At nang sa ganun, realistic yung output ng video ninyo. Okay?
So, next. So, ito. Ito siya. Halimbawa, gagawa tayo ng panibagong clip gamit yung itong scene na ito. Okay? So, dito naman, clip ka na isa. Make sure yung length or yung height ng camera mo or yung distance or yung level ng camera mo is nandun pa rin sa model ninyo. At nang sa ganun, yung transition ng camera ninyo is hindi siya pataas, pababa, pababa, pataas, yung ganun. Kailangan yung level ng camera mo, even though na iniikot mo siya, is nandun pa rin. Okay, so dito tayo, balik tayo dyan. So dito tayo sa next clip. Clip. Op, balik tayo kasi medyo bumaba yung camera natin. Yan. Clip. 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 Okay. So umabot siya ng tinatawag na 22 seconds. Nire-reduce ko yan siya at nang sa ganun hindi babagal or hindi tatagal yung pag-render ko sa clip na ito. So all I have to do, make sure yung clip ninyo is from 4, 8, 12, 16 divisible by 4. Kasi sa music kasi, in one beat, there are sometimes 4 counts bago yung beat ng isang music. So 4, 8, 12. So dapat divisible by 12 siya. At nang sa ganun, kung i-cut mo man siya, pasok pa rin siya doon sa beat ng music na gusto ninyong i-background later on. Okay? So gagawin ko siyang 12 seconds. Don't forget to check the ease out smooth and is in smooth. Okay? So check natin, tingnan natin, wala pa siyang tinatawag na settings. Tingnan natin yung transition ng camera kung okay ba or hindi. Okay? So for me hindi siya maganda kasi nga parang kung mapapansin niyo parang nag-stuck yung camera natin. Dito. Oh, yan. Kung mapapansin nyo, parang ina-adjust ko pa or parang there's something wrong with the camera positioning. So, gagawa tayo ng editing tungkol dyan. So, ang gagawin natin, try natin i-delete, and delete. So, dito, try natin. Okay, hayaan natin yan. Gawin natin 8. Check. Play natin. Pangit pa din. So, edit mo hanggang sa makuha mo yung tinatawag na tamang position ng camera. Ayan. So, sa tingin ko, medyo okay na siya compared doon sa previous na ginawa natin. And then, saka mo siya lalapatan ng tinatawag na effects base doon sa photo mode na ginawa ninyo. Kasi kung gagamitin nyo kaagad yan na may effects na yung
video clip nyo tapos mag-a-apply kayo kaagad ng tinatawag na effects, mahihirapan kayo kasi bibigat na yung video clip nyo kasi nga mayroon na kayong nilagay na settings. So, bibigyan ko kayo ng isang example na may settings na nilagay. Okay? So, clip ko yan, assuming. Tapos, clip ko yan. Okay. So, ngayon, ilalagay ko yung settings na ginawa natin. So, meron na ako. Then, saka pa ako mag-i-edit. Then, gagawa ako ng isang... Oh, tingnan mo. Babagal na siya. Oh. So, ang mangyayari niyan, mahihirapan kayong ipalabas yung tama o tamang clip ng isang video kasi nga mabigat na yung file ninyo kasi meron na siyang tinatawag na effects. Whereas kung gagawa kayo ng clip ng video na wala pa siyang settings or wala pa siyang effects, madali nyo lang siyang makita kung ano yung problema ng camera ninyo, kung okay ba siya or hindi. Ngayon, i-render na naman natin yung isang clip. Example lang. So, sa pag-render ng isang clip, dapat, halimbawa ito, pag i-render nyo siya, wait, mayroon pa pala akong isang tip. Halimbawa, mayroon kayong 8 clips of video sa Lumion, huwag ninyong i-entire render yan. Kasi, matatapos yan ng 48 years, especially pag medyo average lang yung specs ng computer niyo. Iisa-isahin niyo yan at nang sa ganun hindi mahirapan yung system ng computer niyo. Let's say for example, mayroon lang kayong 4 gig na video card and then mayroon lang kayong RAM na 16 and then yung entire clip ng video niyo is umaabot ng 30 seconds or let's say 1 minute, tumbling kayo niyan. Ang resulta, mawiwik or hihina yung performance ng render ninyo, ng computer ninyo, and at the same time tatagal yung pagre-render ninyo ng inyong video. So ang ginagawa ko, clip by clip, itong video clip na ito, let's say for example, isa lang, ito lang, render mo yan siya isa, individual, and then yung settings niya, output quality, dapat naka-check lahat itong stars. And then sa frames per second, minimum ako ng 30. Kasi yung 60 frames per second, medyo mabigat na yon. Okay, 30 seconds lang, okay na yan siya. Maganda na yung quality as long as yung settings ng video ninyo or sa Lumion na settings ninyo is tama, accurate from sun, exposures, shadows, reflections, and everything. Lahat tama, kompleto. Wala kang masabi, kompleto, Ricardos. 100% video output quality niyan, same as image presentation na ginawa ninyo. Example lang, sa nirender ko na, assuming nirender natin to, and at the same time, full HD lang kayo. Huwag na kayong mag-quad HD. Huwag kayong mag-HD lang kasi yung HD na 1280 by 720 is ano lang yan siya. Eh, yun nga, HD resolution, medyo mababa yan siya. Yung full HD, tama na yan. Papakita ko sa inyo yung isang example nito, itong clip na ito. Ito, kung ano yung finished product niya. Okay? So, ito. Yan. Mapapansin niyo yung mga drops ng ulan, ng raindrops, maganda siya. And at the same time, pag tumatama siya dito sa pavement natin, sa patwalk natin, may mga droplets pa siya na lumalabas. Kasi nga, yung settings na ginamit ko is akma or tama lang na hindi sobra, hindi exaggerated. And at the same time, kung mapapansin ninyo, medyo gumagalaw yung mga planters natin kasi naglagay ako ng foliage. Yan, oh. Ganda. So, next clip, ito, which is ito. Ito na clip na ito. Ito yan siya. Yan, pinaikot ko. Yan. So, yung finish render niya is ito. Yan.
hindi masyadong madilim, hindi masyadong maliwanag, or hindi masyadong maaliwalas. Tama lang na kung titingin ka para talagang yung picture or talagang totoo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, way back on my previous tutorial, wag na wag kayong gagamit ng sobra when it comes to photo enhancement. Kasi mamom problema kayo niyan pagdating sa video animations, kasi nga in-enhance niyo nang mabuti yung render output niyo na image, mamom problema kayo niyan pagdating sa animations. Makikita niyo kung ano yung difference between render image into video animations or video output niyo. So I discourage you all guys na hangga't maaari, wag na wag kayong gagamit ng photo enhancement sa Lumion. Turuan ninyong sarili ninyo na lalabas yung quality output ninyo na realistic siya compared doon sa nagre-rely lang kayo sa tinatawag na photo enhancement. And then marami akong nakikita sa ibang mga 3D visualizers, ang ganda ng kanilang image output, ang ganda, parang realistic talaga. Pero nung nirender na niya sa animations yung ginawa niya, natawa na lang ako sa sarili ko kasi ang pangit. Sorry to say ha, pero ang pangit talaga, parang cartoons. Kasi nasanay sila na every time na mag-present sila ng mga designs nila, ini-enhance nila sa photo enhancer or photo ano ba yung mga software na yan. Yun lang mga ka-architects. Sa next video ko is tuturuan ko na naman kayo kung paano lagyan ng music background, yung tamang paglagay ng music background and tamang pag-edit ng isang clip na bababagay siya doon sa music na ginamit ninyo. And at the same time, tuturuan ko din kayo kung ano yung mga simple transitions na ginamit ko na hindi masyadong sobra at hindi rin masyadong kulang. Okay mga ka-architects, thank you. Once again, this is Architect Richard Noel of Architects Design Solution. Maraming salamat po.